Ngayon guys, ituturo ko naman sa inyo kung bakit ba nagwawabol o gumigewang tong cogs natin. Ito nga palang hub niya is max zone na stroke. Ano, naggumigewang siya, no? Ayan, ano kaya naging dahilan niyan kung bakit siya gumigewang ng ganyan? So, nakita ko sa likod may spacer na nakalagay na hindi naman ganito. Ayan, mas okay kung ganitong spacer ang gagamitin natin. Ayan. Meron siyang ano dyan, no? May parang kanal or lubak siya dito na tatlo para din yun sa pinakapin ng cogs. Dyan siya tatama. So, nakalagay doon is spacer na kulay itim. Ayan, hindi ko alam kung plastic ba o alloy. Ayan, no, gumigewang siya. Pero pag... Ayan, gumigewang siya, diba? Pero pag in-stop mo to, ayan, steady naman yung cogs niya. Hindi na nagwewego. Ayan, hindi siya gumagalaw. Pero once na umikot na yan, ayan, dyan na siya gumigewang. So, gagawin natin, kakalusin natin yung cogs. Tapos, ito ang ilalagay natin. Ito yung talagang spacer na para dyan. So, tatanggalin muna natin, no? Lipat lang natin yan dito. Ayan. Tanggalin lang natin ito dito. Skewer. And then, ito. Pusangat natin itong RB. Para hindi masugatan. Oops. Ayun, natanggal na natin, no? Nagbaba natin. Tanggalin natin itong skewer dito. Tapos, gagamitan natin ng sprocket remover. Chain whip na DIY kasi nasa shop yung talagang gamit natin. Tapos, tatanggalin na natin ito. Kontrain lang natin. Tapos, pababa. Ayan. So, makikita natin ngayon yung nilagay na spacer kung ano ba yung nilagay na yan. Ayan. Ito nga pala is 11 speed na 11 to 52. Napakalaki. Ayan o. Laki nung ano niya. Nung cogs. Alos isang tangkal ko ah. Ayan o, nakikita nyo ba yung pin? Pin yan na nakarimatche dito sa cogs natin. Ito dapat yung sasakto dyan. Ayan, nakaganyan yan dapat. So, ito yung nakalagay na spacer na. Ito. Ayan o, wala siyang kanto. Ayan o, yan yung nakalagay. Ngayon, ilalagay na natin syempre yung spacer. Hanapin lang natin kung saan sasakta yan. Yun. Diyan siya sakta, no? Tapos hanapin natin yung pinakamaliit na kanal. Ito. Pasok natin. Yan, bago lang tong hub na to. Hindi pa nga na pa gagamit to. Pati tong cogs. Yung nagsalpak, gumigewang yung ano eh. Hindi ayos yung spacer. Yan. Tapos salpak natin yan. Ayan. Tapos, higpitan na syempre natin ito. Ayan. Yung hub nito ay ano, max zone stroke. Ayan, higpit na. Ngayon, sasalpa ko na. Titingnan natin ngayon kung diretso na ba yung ikot niya. Salpak natin ito dito. Tapos ngayon, check natin yung cogs kung okay na ba. Ayan.
So, ayun guys, okay na, di ba? Kita nyo naman, kanina ang lakas ng gewang. Ito talagang kags na to, sa nakikita ko. Hindi perfect yung ikot ng kags. Ayan. Siguro dahil sa sobrang laki na nung, ano, sobrang laki na nung tit nung kags. Tapos hindi pa, syempre, ang may gawa Shimano. Syempre, pag Shimano, perfect ang gawa niya. Ayan o. Wala na yung gumigewang. Tapos, check natin pagdating sa pre-wheel. So, ayan guys, oh, permis na. So, naging problema lang talaga ay ito. Itong spacer na ito. Ayan. Yung spacer na yan. Dahil ito, bago pa yung hub, bago yung cogs. So, sinalpak lang ng hindi naman ginamitan ng talagang spacer na para dun. So, dito tayo nagka-problema. Kita nyo naman kanina, ang lakas ng gewang niya. Ngayon, goods na. Ayan o. Hindi lang talaga totally perfect na, ayan o, pagdating dito sa ano, may mga gewang bahagya. Pero, yan na talaga yung ikot niya. Ayan o, pantay na yung kabit nung ano, hindi na siya nagwewego. So, ito lang, naging dahilan. Kaya pag, lalo kung ito, ano ba to? Alloy yata to. Alloy to. Lalo kung ang nailagay sa inyo na ganito is yung plastic. Yung spacer kasi to sa bottom bracket. Kung nailagay sa inyo yung plastic na ganito, sigurado mas malaki yung kiwal or gewang niya. So, ito okay na siya. Ayun, no? Ito lang yung naging problema niya talaga. Kaya kung ganun yung bike niyo, check niyo yung spacer dun sa likod kung talagang spacer na pang hub talaga, pang pre-hub yung gamit niya o ganito. Pag ganito, expectin nyo na nagwewego. Minsan, may time naman na hindi nagwewego, pero kadalasan nagwewego talaga. Ayan o, okay na siya guys. Max sound stroke. Ayan, goods na goods naman yung ikot niya. So, ayan.